Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay papasalamatan ko muna si Lavender ang gumawa ng kwentong ito. At papasalamatan ko rin ang aking nag-iisang Encanto member, walang iba kundi si Sir Marvin Malibiran from London. At ganun din sa aking mga aswang members na sina Uminous Cookie, Jen Timban Story, Milagrosa, RRB Vlog, at kay Pokeramba. Yun lang po mga kapatid. At umpisahan na natin ang kwento. Sa isang lugar ng Bonifacio ay may isang kilalang kainan ng lugaw ang dinudumog ng mga customer, ang lugawan ni Burcio. Maraming mga lugaw lover ang araw-araw na bumibili ng lugaw roon. Bukod kasi sa mas mura ang bawat order ng lugaw doon, ay talaga namang masarap at malasa ang lutong lugaw ni Burcio. Kahit pa araw-araw na nagpapabalik-balik ang mga customer ni Burcio para bumili at kumain ng lugaw na tinda niya, ay parang hindi nagsasawa ang mga yun. Madalas din ay dinadayo pa ng mga taga-karatig lugar ng Barrio Bonifacio ang nasabing lugawan. Dahil doon ay lalong naging sikat ang lugawan ni Burcio. Kaya naman ang dati niyang maliit na pwesto ay naging malaki at may pwesto na rin na di aircon para sa mga sosyal at yayamanin niyang customer. Dahil doon ay hindi maiwasang may ilang naiinggit kay Burcio dahil sa malago ng negosyo nito. At isa na roon ang mag-asawang Kiko at Inday. Malaki ang pagkainggit ng mag-asawang ito kay Burcio. Dahil simula nang magbukas ang lugawan nito ay naging matumal na ang kanilang panindang lugaw. Isang gabing yon, habang may ilan-ilang customer na kumakain ng lugaw sa kanila, ay dinig nila ang pag-uusap ng dalawa sa mga yon. Bilisan mo na nga upusin yung lugaw mo nang makauwi na tayo. Wika ng babae sa kasama niyang lalaki. Ako pa ang pinagmamadali mo, samantalang halos hindi mo nga nabawasan yung order mo. Reklamo naman ng lalaki. Ayoko nang kainin tong lugaw na to, hindi masarap. Sagot ng babae at bahagya pang inilayo ang mangkok na may lamang lugaw sa kanya. Ako rin, ayoko na rin ubusin itong lugaw ko. Ang sama ng lasa talaga. Mabuti pa, umuwi na tayo. Kung di lang maaga nagsara si Borsyo ngayon, edi sana hindi tayo nagtsatsagang kumain dito. Malamang, naubos na maaga ang lugaw nun, kaya maagang nagsara. Tara na, sayang naman pera natin dito. At mga nakasimangot silang nagsialis. Sa isang sulok naman ay nagtitimpi sa inis ang mag-asawang Kiko at Inday. Dahil sa mga narinig sa dalawang customer nilang yon. At lalo pang nadagdagan ang inis nila nang isa-isa na ring nagsipag-alisan ang iba pa nilang customer. Tara! Alis na rin tayo! Hindi masarap ang lugaw rito! Narinig pa nilang sabi ng customer na yon bago umalis. Mga buisit na yon, kung pintasan ang tinda nating lugaw, akala mo'y kasasarap magluto? Hindi na mapigilan ang inis na wika ni Iday.
habang isang bakol ang pagmumuka. Hayaan mo na. Ano naman ang magagawa natin kung hindi sila satisfied sa lasa ng lugaw natin? Wika na lamang ni Kiko sa asawa. Kasalanan to ni Borsyo. Siguro sinasangkapan niya ng gayumang lugaw na niluluto niya. Kaya ganun na lang pagkahumaling ng mga tao sa lugaw niyang tinda. Naku, Iday. Hayan ka na naman sa pagtatamang hinala mo. Paano mo naman nasabi na nilalagyan ni Borsyo ng gayuma ang lugaw niya? Nakita mo ba? Ha? Iyan ang aalamin natin, Kiko. At oras na malaman natin kung ano talaga ang sekreto ng Borsyo na yan, humanda siya. Dahil sisiguraduhin ko na muling magbabalik sa atin ang mga customer natin. Ha 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 ha! Kita mo tong taong ito. Advance masyado mag-isip. Tumatawa ka na, hindi mo nga alam kung papaano malalaman ang sekreto nun. Hay nako, Kiko. Kahit kailan talaga, wala kang bilib sa galing ko. Basta, malalaman at malalaman din natin ang sekreto ng Borsyo na yan. Kumpiyansang wika ng babae. Simula nga noon ay lagi na nilang sinusubaybayan ang mga kilos ni Borsyo. May mga pagkakataon ding sinusundan nila ito kung saan ito nagpupunta. Hindi sila tumigil hanggat hindi nila nalalaman ang sekreto nito. Isang araw ay tinanghali na sila ng pagbubuka sa kanilang lugawan. Paano kasi napuyat sila nitong nagdaang gabi kasusunod kay Borsyo? Yun lamang ay nakalingat sila kaya bigla itong nawala sa paningin nila. Hoy Kiko, pwede bang bilis-bilisan mo ang kilos mo? Tanghali na oh, kukupad-kupad ka pa. Aba, lalo tayong walang kikitain nito eh. Talak ni Iday sa asawa. Bakit ba ako ang inaapura mo? Bakit hindi mo utusan ang mga helper natin? Dada ka ng dada dyan. Sumasakit na ang tenga ko sa'yo. Reklamo naman ng lalaki. Helper? At sinong helper ang uutusan ko, Aber? Nakalimutan mo na yata noong isang buwan pa tayo niliyasa ng mga helper natin dahil hindi na natin mapasweldo. Napasabunot na lang sa sariling buhok ang lalaki. Paano ba naman kasi malaki na ang inilugi ng kanilang lugawan? Dati-rati naman ay maraming customer ang bumibili ng kanilang tindang lugaw. Sa katunayan nga ay dalawa pa ang pwesto ng lugawan nila noon. Marami rin ang kanilang mga helper na hindi pa magkandatuto noon sa pagsisilbi sa mga customer kapag dumadagsa na ang mga parokyano ng kanilang lugaw. Subalit, simula nang magbukas ang lugawan ni Borsyo ay unti-unti nang dumalang ang kanilang customer hanggang tuluyan nangang malugi. Sobra na! Sobrang perwisyo talaga sa negosyo natin yung Borsyo na yan! Galit ng wika ni Kiko na napapapukpok sa ibabaw ng lamesa na nasa harap niya. Sinabi mo pa, kaya dapat mawala na siya sa landas natin. Sang-ayon ni Iday sa asawa. Pero paano? Ilang gabi na nga tayo nagmamanman sa Borsyo na yan, pero wala naman nangyayari. Tahimik lang na tumingin si Iday sa asawa. Sa isip niya ay may kumislap doon na idea. Hating gabi na noon, palinghali nga si Iday sa paligid. Kailangan niyang siguraduhin na walang kahit sino ang makakakita sa kanila ni Kiko. Habang si Kiko naman ay naliligo na sa sariling pawis dahil sa hirap sa pag-akyat sa may kataasang pader ng bakuran ni Borsyo. Hoy Kiko, ano na? Ang tagal mo naman umakyat dyan, nilalamok na ako. Pagre-reklamo ni Iday sa asawa. Aba, bakit? Mandali bang umakyat dito? At saka huwag kang maingay riyan. Mamaya may makarinig sa atin. Mabibisto pa tayo. Saway ni Kiko sa asawa. Ilang sandali pa ay nasa ituktok na ng pader ang lalaki at si Iday naman ang tinutulungan nito na makasampa roon. Ano pang hinihintay mo? Tumalong ka na!
Utos ni Iday kay Kiko nang nasa ituktok na rin ito. Sira ka ba? Ang taas-taas nito, patatalunin mo ako? Paano kung mabalian pa ako ng buto? Kahit kailan talaga, duwag ka. Puro ka reklamo. Singhal ni Iday sa asawa, sabay tulak nito. Matinis na tili ni Kiko habang nahuhulog. At para iyong bulating isasinan matapos itong bumagsak sa lupa. Aray ko po, ang mga buto ko, nagkabali-bali na yata, aray ko. Daing panito habang namimilipit sa sakit. Maya-maya pa ay tumalo na rin si Iday at padapa itong bumagsak sa nakatayhaya pang si Kiko. Kaya lalong nagsisigaw yun dahil sa pagkakadagan ng malabelyenang katawan ng asawa. Aray ko po, Diyos ko po, ang mga buto-buto ko nagkanda durog-durog na, aray ko. Shhh! Ang ingay mo, itikom mo nga yung bibig mo, Kiko. Kapag may nakalinig sa'yo at nabisto tayo rito, talagang madudurog ng tuluyan niya mga buto mo. Saway at banta ni Iday kay Kiko. Wala nang nagawa itong si Kiko, kundi ang sumunod sa asawa. Bagamat ramdam pa niya ang pagkakalagatukan ng kanyang mga buto tuwing gagalaw siya. Psst! Iday! Sigurado ka pa dito sa plano mo ha? Baka nagpapagod lang tayo rito. Bubulong-bulong na tanong ni Kiko habang sumusunod sa likuran ng asawa. Pwede ba, Kiko? Manahimik ka na nga lang. Puro ka kontre. Asik ng babae sa kasama habang pinanlalakihan yon ng mga mata. Parang nagtatanong lang eh. Ang gulo mo kasi. Ikaw na lang kaya ang mag-isip ng plano. Inis nitong bulyaw kay Kiko. Kaya napatikom na lang ng bibig ito. O ano? Wala kang masabi. Muling humakbang si Iday habang nakasunod naman si Kiko sa likuran niya. Inikot nila ang palibot ng bahay ni Bursyo hanggang makita nila ang isang bintana na maliwanag. Mabilis ang mga hakbang na lumapit sila roon. Maingat silang lumapit sa bintana at sumilip doon. Ganun na lamang ang paglapad ng ngiti ni Iday nang mapagtanto na bintana yon ng kusina ng bahay ni Bursyo. Mataman nilang inilibot ang kanilang paningin sa loob nun. Tahimik at walang tao. Ang tanging naroon ay mga gamit sa kusina at mga kagamitan sa pagluluto ng lugaw. Mga malalaking kaldero at mga sandok na panghalo. May mga kutsilyo rin na nakasabit sa isang dingding sa iba't ibang laki at lapad. Parang wala naman tayong matutuklasan dito eh. Wala naman kakaiba sa kusina na to. Wika ni Kiko. Ano ka ba? Siyempre kusina to. Malamang, dito nakatago yung sekreto niyang sangkap sa lugaw. Eh kung nandyan nga, paano naman tayo makakapasok dyan? Eh may harang naman na bakalit tong bintana. Paalis na sana sila roon para hanapin ang pinto papasok sa loob ng bahay ni Bursyo. Nang maramdaman nila, may pumasok sa loob ng kusinang yun. Rinig kasi nila ang pagbukas at pagsara ng pinto nito, maging ang pagsipol-sipol ng taong pumasok doon, si Bursyo. Mabilis silang nagkubli habang maingat na nakasilip sa bintana. Mula roon ay nakikita nila ang bawat galaw ni Bursyo. Noong una ay lumapit ito sa isang may kalakihang mesa na gawa sa kahoy at inayos ang ibabaw nun. Pagkatapos ay dumako ito sa sabitan ng mga kutsilyo at ilang sandaling tumigil doon. Isa-isa nitong tinitignan ang mga kutsilyong nakasabit doon na para bang namimili kung ano ang nais gamitin sa mga yun. Maya-maya pa'y
kinuha nito ang isa na pinakamalapad na kutsilyong nandoon. Kumikislap pa ang talim nito habang hawak yun ni Burcio. Inilapag niya yun sa mesa at sandaling lumabas ng kusina. Maya-maya ay bumalik ito na may kung anong hila-hila. Mas tinaasan pa ni Kiko at Iday ang pagkakatigkayad ng kanilang mga paa para mas lalo nilang makita ang ginagawa ni Burcio. At ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang malakas na ibinalibag ni Burcio sa ibabaw ng lamesa ang isang katawan ng lalaki na may mahuhula ang wala ng buhay. Bagamat nabigla ang mag-asawa sa nakikita, ay nananatili silang tahimik na nakamasid doon. Pigil ang hininga nilang nakaantabay kung ano ang gagawin ni Burcio sa katawan ng patay na lalaki. Hindi naman sila naghintay ng matagal. Dahil ilang saglit lang ay hinihiwa na ni Burcio ang tiyan yun gamit ang matalas nitong kutsilyo. Oh my goodness! Mahabaging langit! Paanas na sambit ni Kiko nang masaksihan ang ginagawang paghiwa ni Burcio sa tiyan ng lalaki. At kasunod nun ay dinukot nun isa-isa ang laman loob nun. Isinunod nitong hiwain ang dibdib ng walang buhay na lalaki at kinuha ang puso. Lalo pang nanlaki ang mga mata nila nang tila sabik na sabik na inaamoy-amoy ni Burcio ang hawak-hawak nitong puso. At dahan-dahan pang dinidila-dilaan yun. Halos panginigan ng mga binti ang mag-asawa habang pinapanood ang ginagawa ni Burcio. Anong klaseng tao ba itong si Burcio? Cannibal yata ito eh. Kumakain ng hilaw? Sa isip ay wika ni Iday na nakangiwi ang bibig dahil sa pandidiri. Iday, nakikita mo ba ang... nakikita ko? Nauutal na tanong ni Kiko sa asawa habang dilat na dilat ang mga matang nakatunghay sa lalaki. Kiko, si Burcio? Halos hindi rin makapagsalita si Iday dahil hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan. Dahil ang mga sandaling yun ay unti-unting nagpapalit ng anyo si Burcio hanggang sa tuluyan yung naging isang... Aswang! Sabay na sambit ng mag-asawa. Dahil sa takot ay hindi na nila napigilan ang mapasigaw at mapatakbo ng mabilis paalis sa lugar na yon. Kapwa sila hindi magkandatuto sa pag-akyat sa pader na kanilang dinaanan kanina papasok sa bakuran ni Burcio. Dalian mo, Iday! Maabutan na tayo ng aswang! Nanginginig naturan ni Kiko habang tinutulak paakyat ng pader ang asawang si Iday. Nang makaakyat na yon, ay wala itong pag-aalinlangan na tumalon mula sa itaas ng pader. Hoy Iday! Likat! Hintayin mo ako! Natatarantang sigaw pa ni Kiko nang mawala sa paningin niya si Iday. Agad siyang sumampa paakyat sa may kataas ang pader para sundan si Iday. Para siyang si Spider-Man sa bilis ng pag-akyat niya sa pader na yon. Iday! Iday! Hintayin mo ako! Halos magkandara pa si Kiko sa paghabol sa asawang kahit bilog na bilog ang katawan dahil sa katabaan ay matulin pa rin nakakatakbo. Bilisa mo, Kiko! Kapag naabutan ka ng aswang, eh bahala ka sa buhay mo. Ayoko pang maipangsahog sa lugaw. Banta ni Iday sa pabagal-bagal sa pagtakbo na si Kiko. At saan kayo pupunta? Hindi niyo ako matatakasan. Malahalimaw na boses na sabi ni Burcio na biglang tumambad sa harapan ng mag-asawa. Tili ng dalawa na kapwa sindak na sindak sa itsura ng aswang na si Burcio. Lalong nagkandara pa ang dalawang yun sa pagtakbo sa takot na mahuli sila nito.
Huwag na kayong magpakapagod. Maaabutan ko pa rin kayo. Diyos ko, Lord! Tulong! Tulong! Malakas na sigaw ni Kiko habang hindi malaman kung saan susuling. Layuan mo kami! Aswang ka! Matapang na harap ni Iday sa aswang na si Bursyo at may kung anong dinukot yun sa kanyang bulsa at isinaboy roon. Malakas na sigaw ng aswang na parabang napapaso yun. Hayan! Mag-asin ka muna! Malakas nitong sabi habang isinasaboy ang natitira pang asin na nasa kanyang bulsa. Maya-maya'y mabilis na itong nagtatatakbo habang hila-hila ang asawang si Kiko. Mabuti na lamang at naalala niya ang ibinulsa niyang asin kanina noong kumakain siya ng hilaw na mangga. Walang yakay, Iday! Dahil sa kagagawan mo, muntik na tayong mapahamak! Paninisi ni Kiko sa asawa na hanggang sa mga sandaling yun ay hinihingal pa at nakalawit ang dila. Aba, ano bang malay ko na aswang pala ang borsyo na yun? At saka, ba't nagagalit ka pa? Eh kung hindi naman dahil sa akin, malamang nilantakan ka na ng buhay ng aswang na yun ngayon. Alangan naman matuwa ako kahit muntik na tayong mamatay. Basta, tama na yung kalokohan mo. Bukas na bukas din ay aalis tayo sa lugar na ito. Mahirap na. Baka balikan tayo ng burso na yun. Ano? Anong aalis? Kung kailan nalaman na natin ang totoong sikreto ng burso na yun, hindi. Hindi tayo aalis. Matigas na pahayag ni Iday. At ano naman ang iniisip mo, ha? Alangan naman na manatili tayo rito. Siguradong babalikan tayo ng burso na yun. Ikaw, bahala ka. Kung gusto mong maging sahog sa tindang lugaw ni Bursyo, pwes ako, ayoko. Napakaduwag mo talaga. Bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo kong tulungan sa plano ko, edi wag. Malakas na bulyaw ni Iday sa asawang si Kiko at padabog na iniwan yun sa salas ng kanilang bahay. Abangan natin ang karugtong ng kwentong ito sa aking susunod na upload. Sa ngayon ay wala muna tayong shoutout. Ang lahat ng mga magpapa-shoutout ay sabihin lamang sa comment section para ma-shoutout ko sa part 2 ng kwento ng lugawan ni Bursyo. Yun lamang po mga kapatid at maraming maraming salamat sa inyong lahat na nakinig ng kwentong ito. So, kita-kits tayo sa susunod kong upload mga kapatid.